Sup mga kamoto, JT here, welcome again to my channel. Good morning guys. Ngayon, ay may panibago na naman tayong, yan, matagal-tagal ko din siyang hinintay. So may panibago na naman tayong i-install sa ating motor. Yan, nabili ko siya ng 301 or 302. Guess what, kung anong laman ito. Ayan. So, buksan na natin. Yeah. Ayan siya. So, ayan, napabuksan natin para malaman natin kung anong laman. Ayan siya. Ano ba ito? So, ayan siya. And maganda. Maganda siya, guys. Yan. Sulit na sulit. Install na natin. Install na ba natin? So, let's go. So, yun guys. Panibagong video na naman ang ating gagawin ngayon. At isa na namang tutorial vlog ang gawin natin. Ikakabit na naman natin ngayon sa ating motor is ito. Ayan, RPM gauge. Ayan. Hanggang ano siya guys? Hanggang 13,000 RPM. Ayan. 13,000. So yung bala ko guys is dito siya ikabit sa ating may side mirror banda. So, pinagpipilian ko siya kung ganyan ba. Ganyan. Yung magiging kabit niya or igaganito natin siya. Kung nakaganyan siya, guys. Ayan. Kita yung mga bolts niya. Pero kapag nakaganyan, ayun, medyo tago siya konti. Kaya siguro mas bet ko yung ganito na lang yung kabit niya. Medyo pa ilalim konti dito sa may ano. Hindi naman matatakpan yung ating switch. Kahit iganyan natin siya eh. Yan, kita pa naman yung switch. Tapos, yung pagka-slanting niya, ilelevel lang natin dito sa pagka-slant nitong ating panel. So, konti lang. Konti lang siya, mga ganyan lang. Okay na yan. So, bali yung gagawin natin guys, yung ito banda, ililipat natin siya. So, babaliktarin lang natin to. Papunta dito sa kabila pa ganyan. Ayan. Para, kahit nakaganon yung lagay niya, ayan, hindi siya baliktad. So, ang ano niya, yung mga wire niya na yan, medyo nakalabas na yung, ano, ito. So, yun, kapag baliktarin natin, like for example, ito ilalagay na natin doon sa ano, ito i-mount na natin doon sa ating side mirror. Ayan. So, okay na siya, nakaharap na sa atin ng maayos. Tapos pala guys, may nakalimutan ako. Ito pala, yung bracket niya na to is kailangan natin siyang i-bend konti. So, ayan na guys. Ito na bend na natin ng konti. So pinukpok lang natin yan. Malambot naman yan guys. Malambot lang siya i-bend. And yan na, na-bend na natin. So minamount ko na siya dito sa ating side mirror. So yun guys, punta na tayo sa installation ng ating tachometer. At kita nyo naman yan. Kitang kita na naman yung lamang loob ng ating motor. Ayan. Ito yung in-install nating auxiliary na nakaraan. And yan na. So ready na kasi ito na yung nakalabas na yung kanyang ignition coil. Which is kung saan natin ikakabit yung para gumana yung ating tachometer. Dito sa ignition coil. And bago ang lahat, syempre gusto nating magpasalamat sa may-ari ng idea na to. Kung paano mag-install ng tachometer sa FI motorcycle, which is kay Katropang Allen. So maraming salamat sa iyo pa sa idea. At syempre gagawin lang nating medyo specific yung vlog natin ngayon, which is i-install natin siya
dito mismo sa ating motor, which is sa site 115 guys. So sa mga naka site 115 dyan, kung gusto nyo mag-install ng tachometer, eh sana makatulong to sa inyo. So let's go, punta na tayo sa installation. So yan guys, ang ating tachometer ay mayroong limang wire. Yan. Dalawang mahaba, which is yung red tsaka black. At tatlong maiiksi, yung black, yellow at saka green. So gagawin muna natin siyang tatlong wire para mas madali siyang i-install. Yung itong dalawang mahabang wire na to, automatic yan guys, is positive tsaka negative para sa ilaw ng ating tachometer. So itong positive ng ilaw, which is yung red, pagsasamahin natin siya ng black ng tachometer. So ito yung positive guys ng tachometer, yung black. So yan, dyan siya. And ito namang black or yung negative ng ilaw ng ating tachometer, dyan naman natin isasama yung green wire, which is yung negative ng ating tachometer. So ulitin ko, yung positive wire ng ating ilaw ng ating tachometer, which is yung red, doon natin isasama yung black wire na maiksi ng ating tachometer. So yan po yung positive. Tapos yung green wire na ito, yan po yung negative ng ating tachometer. Isasama naman natin siya dito sa black wire ng ilaw ng ating tachometer. At ito namang yellow wire na mayroong lining na black, dudugtungan natin niya ng mahabang wire papunta sa ating ignition coil. So guys, ito na yung mahabang wire, yung red na to. Ito na yung mahabang wire galing sa yellow wire na may lining na black ng ating tachometer. So idudugtong natin niya siya dito sa blue wire na mayroong lining na white ng ating pulser. So correction pala guys, hindi ignition coil, kundi maglalagay pala tayo guys ng pulser. Hindi ko na mention kanina. So pang XRM guys yung gamit kong pulser ngayon. At ito namang green na wire, ito namang green na wire, yung dulo, ilalagay natin dyan sa bolt. Tapos itong bilog na to, yan, yung bilog na yan, ipapatong natin dyan sa bolt ng ating ignition coil. Yan. Tapos ito nandito sa, yan, parang ganyan guys yung pagkalagay niya. So ito na guys, for temporary, nakabit na natin tong pulser. So green wire dito sa bolt na yan, ipit nyo lang. And yung blue wire nya, papunta nga doon sa ating tachometer, sa yellow wire na may lining na black ng ating tachometer. So ayan na, for temporary pa lang yan guys, kinabit ko lang para try natin kung gagana. At ito namang red wire at saka black wire, which is the negative and the positive. Ang negative saka yung positive, so yung positive nilagay lang natin dito guys sa accessory wire ng ating motor. At yung negative naman, inipit ko lang doon sa ano, body ground na lang. So try natin. Ayan, nakailaw kaagad siya guys. Kita nyo naman yan. Try natin kung gagalaw. Yan, gumalaw siya guys. Pero konti lang siya, hindi siya umaangat talaga. Yan o. Hindi ko rin alam kung bakit. So ganyan lang siya. Halos sa may kalagitnaan lang ng 0 at saka 1 yung galaw niya. Yung minor ng makina. Halos nga nagsisero-sero pa siya. Oh. Bakit kaya ganun? Pero gumagana siya guys. Saka lang bakit ganun.